One, two, three, come on! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre kung ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng lola ninyo ngayon. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag uminom pa ng maraming vitamin C plus dagdagan mo pa ng tender juicy hotdog. At samahan mo na rin ng Ovaltine dahil kapag nag-Ovaltine ka, siguradong panalo ka. So yun, sa kamusta na mga amigo, amiga, mayroon akong chika sa inyo. Ito nga sa mga nagtatanong kung saan nila mapapanood ang Miss Universe Philippines 2022 doon po sa sa Pasay nyo mapapanood. Charot! Sorry. Sa mga hindi makakarating dun sa venue ng Miss Universe Philippines, may chance po kayo mapanood ito sa ABS-CBN. At pwede rin po kayo umaccess dito sa iWanTV. At hindi lang yon, doon sa ABS-CBN YouTube channel nila. Hindi sa channel ko ha. ABS-CBN YouTube channel ng ABS-CBN. So yun, so nakakaloka. Ito na nga, excited ba kayo guys? Kasi ako sobra. 10 days na lang, malalaman na natin kung sino ba ang mananalo dito sa Miss Universe Philippines for 2022. Oh my God, eto na talaga. This is it na guys. Are you ready, Philippines? Kasi ako ready na. So yon, so nakakaloka. Ang bilis, no? Parang kailan lang ay napipilian ng kandidata. Ngayon, eto na. Talagang malalaman na natin kung sino ba ang kokoronahang bagong Miss Universe Philippines. Nako, excited dyan. Sino kaya guys, no? Sino ba nakikita ninyong pang Miss Universe talaga? Ay nako, marami naman mga kandidata talaga na magagaling na nagkukumpit ngayon dito sa Miss Universe Philippines. At nakikita ko na pasabog talaga ang gagawin ng Miss Universe Philippines. Dahil this time, mapapanood na rin natin siya sa wakas ng libre. Charot, so yun. Ay nako, congratulations sa atin lahat at hindi tayo magbabayad ng KTX. Sabi ka, naloka naman na kayo. Kasi dati, di ba, 1,000 per view. But ngayon, guys, libre siya. So, ang saya-saya lang. So, dapat magdiwang tayo kasi makakalibre tayo ng bonggang-bongga. Hindi... Pero kung gusto nyo makita, syempre, yung mga Miss Universe Beauty Queens, eh, pumunta kayo doon sa Pasay, makigulo kayo doon. But mag-ingat kayo, guys, ha. Syempre, hindi pa naman tayo talaga free sa COVID, di ba? Hindi tayo COVID-free, kaya take care pa rin. Yun lang din yung sasabihin ko sa inyo. Huwag kayong masyadong magsaya. So, ito na. Isa pang chika, congratulations nga dito sa Miss Bikini Philippines 2022 na kung saan ang nanalo ay si Sia Pala from Tarlac. Nako, mabuhay ang mga taga Tarlac. Kumaari ba ng bonggang-bongga? Sa mga hindi pa po nakakaalam, itong si Sia ay lumaban na ng Binibining Kanlahi this year din, 2022. Yung mga nakaraang buwan to, diba? So yung Binibining Kanlahi at naging second runner-up siya doon. At yun na, after nga ng Binibining Kanlahi, sinubukan niya ang kanyang kapalaran na magpunta nga dito sa Miss Bikini Philippines 2022. At ang swerte naman niya, dahil siya ang nakasungkit ng corona, kung ilalaban siya sa international pageant, ayun yung hindi ko alam, wala akong idea dito sa Miss Bikini Philippines after kung saan ba nila ito ikukumpit. But ang alam ko lang, nanalo itong si Sia Pala bilang bagong reyna ng Miss Bikini Philippines 2022. Nako, susunod yan, pwede na siya pumunta sa Binibining Pilipinas o kaya sa Miss Universe Philippines. Diba, may mga kandidata tayong sumasali dyan na galing dito sa Miss Bikini Philippines. So at least, diba, credit to sa kanya. Yung kabiguan na nangyari sa kanya doon sa Binibining Kanlahi at ito naman, napakaswerte naman niya kasi siya ang waging-wagi dito. More than pa to sa Binibining Kanlahi, diba? So yun, so ganun talaga ang tinatawag na maghintay ka ng tamang swerte sa'yo dahil hindi lang talaga runners up ang makukuha mo, kundi bonggang-bonggang corona. Parang kay Pia Awards back dati, di ba? Yung, alam mo, yung tatlong beses siya sumali sa Binibining Pilipinas, pero yung pangatlo pa, tapos ayun pala, siya pala kasi ang magiging Miss Universe. Oh, di ba? So, ganun din lang yung nangyari dito kay Sia Pala. Kaya,
Congratulations sa'yo, Zia. I love you. So, yon. So, ito pa. May bago akong chika sa inyo. Chantal Smith ng Cebu City. Dito sa Miss Universe Philippines. Ang tinik kay Michelle D. at Celeste Cortesi. At kay Katrina Ligado. At sa iba pang kandidata. Did you believe, Mama Sam? Yes! Oh my God! Pagkatapos ng gawin itong bikini swimsuit round nila or ano man tong something na event dito sa Boracay, ay nako, pasabog naman ito si Chantal dahil ay nagpakita ng magandang katawan, di ba? Windang tayong lahat kasi ang katawan ay nako, talagang humuhugis ng bonggong-bongga. Parang kay Mama Sam lang. Charot! Ako nawindang ako at na-surprise ako kasi ang daming baon pala ni Cebu City sa competition na to. Una, yung alam mo yun, yung parang pag dinikit siya sa mga kandidata, nag-shine like a diamond star siya. At hindi lang yun, bukod doon ay talagang umaariba ng bonggang-bongga. At take note, kasi tangkad pala to ni Beatrice Luigi Gomez din. O, san ka pa? Pwedeng mag-back-to-back ngayon ang Cebu dahil iba talaga itong si Chantal. Kung ako tatanungin mo kung tinik ba siya dito kay Michelle D, na alam naman natin si Michelle D ngayon ang isa sa mga pinag-uusapan na pwedeng manalo ngayon dito sa Miss Universe Philippines, yes, totoo. Tinik itong si Miss Cebu City kay Miss Makati. Alam niyo kung bakit? Kasi bukod doon sa maganda na, ang ganda pa ng katawan. Tapos ang tangkad pa. At hindi lang yon, brainy din tong si Chantal, di ba? So, hindi pwede makampante talaga ang mga front runner ngayon na lumalaban dito sa Miss Universe Philippines. Kasi anytime ay pwede silang lamunin ni Chantal. So, yun. So, ako talaga na surpresa talaga ako. At naniniwala ako na, ay nako, aariba to ng bonggang-bongga. Mukhang kaya na ito tumungtong ng top 5. At talagang may bala siya sa competition na to. Kasi nakita naman ninyo yung katawan, di ba? Ewan ko na lang, ang lakas maka Estefania Fernandez. At hindi lang yun, si Paulina Vega pa. Oh, di ba? So, nabindang talaga ako sa beauty nito na meron itong si Chantal. At naniniwala ako na kaya niyang makipag-agawan talaga ng corona kay Michelle D dito sa competition. But kung tatanungin mo, sinong gusto ko pa rin manalo? Michelle D pa din, syempre. So yun. Iba kasi yung charisma na meron ito si Michelle D. But si Chantal, nakikita kong potential na pwedeng makoronahan ngayong taon na to dito sa Miss Universe Philippines for 2022. Kaya mabuhay ang mga Cebuano, di ba? Ang ganda, ang gagaling, grabe, panalo. Gusto ko na rin maging taga Cebu. So ito pa, isa pang chika, ay nako, ito talaga, medyo nawiwindang ako dito. Atisa Manalo, dapat pa bang sumali sa Miss Universe Philippines for 2023? Anong say mo dyan, Mama Sam? Ay nako, ito naman si Aling Atisa Manalo. Sobrang tagal na natin hinihintay na mag-compete to dito sa Miss Universe Philippines. Kumbaga para na lang siyang series, yung taon-taon inaabangan ng lahat, di ba? Kahit din ako, isa ako sa mga nag-aabang na mag-join dito sa Miss Universe Philippines si Atisa Manalo. Pero guys, I changed my mind. Charot! Kasi ako para sa akin, kung gusto niya sumali, yes, kasi iba din yung credential na meron itong si Atisa Manalo. Iba yung experience niya sa international pageant na alam naman natin na umariba ng bonggang-bongga. But taon-taon nagbabago ang tao, so hindi na natin alam kung ganun pa ba siya kadeterminasyon. Hindi natin alam kung kaya niya pa bang manalo talaga sa Miss Universe Philippines at kaya niyang manalo sa Miss Universe. Kasi sa panahon ngayon, ang dami nagdadatingan ng mga kandidata na nasusupresa tayo ng bonggang-bongga sa galing na meron sila. Isa ng example, si Beatrice Luigi Gomez, na hindi naman natin masyado kilala, pero tingnan mo naman nung nilabas sa Miss Universe, pak! Diba? Bongga, diba? So, yon. So, at hindi lang yon, nandiyan dyan din si Chantal na nakikita mo, ay wow, ang sexy si Miss Pauline Amelex, diba? So, marami mga kandidata na nag-uusbungan at naniniwala ako na sa mga darating na panahon, makaka-discover pa tayo ng mga iba pang girls na talagang masasabi mo, wow, pang Miss Universe talaga siya, di ba? Kaya naku, Atisa Manalo, huwag kang masyadong babagal-bagal dahil baka mawalan ka ng eksena pagdating ng panahon. Parang gusto ko na lang kumantang pagdating ng panahon. Diba? So yun, so try natin, malaman natin yung sa mga susunod na taon kung ito ba si Atisa Manalo ay
magpaparamdam ng bonggang-bongga. Pero kung ako kay Ate sa Manalo, punta ka na doon sa Miss World ngayon kasi walang masyadong kandidata sila na magpupumpit mo. Diba? So, yun! So, guys, di ba naloka kayo ng bonggang-bongga sa chika't pasabog natin ngayong araw na to? Ano naman ang masasabi mo? Please comment below para at least malaman ko naman kung anong opinion mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys. Guys, maraming salamat sa walang sawang support ang binibigay ninyo dito sa Mama Sam Vlog. At hindi lang yun guys, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, ano pang hinihintay ninyo? Please click subscribe my channel. At saka sana po makasubscribe din po kayo dito kay Sam Sam TV sa aking bagong YouTube channel. At hindi lang yon, sana makasama nyo na rin po si Lauren Q sa kanyang YouTube channel. So yun guys, ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na, saka dito na rin sa channel ko, mag-subscribe naman kayo, di ba? So yon, so guys, maraming salamat po sa inyo lahat. Sana lahat kayo ay gumanda katulad ng kasing ganda ko, di ba? Para lahat tayo ay hawa-hawa ng ganda. So yun guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow! Ganda, di ba? Abangan nyo mamaya yung live ko ha. Doon kasama ko syempre yung mga angel ko sa Sun Blue.